pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, sa banal ng pagdiriwang na ito, binubunita natin ang kabistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Bahagi rin po ano, bilang ika-23 pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng mga may sakit. Inais po ni Pope John Paul II ay may tinuturing na nating banal 23 years ago na ang araw na ito ay magiging araw ng ibinabahagyo para sa buong daigdig, no? Kasi hindi naman lahat ay pwedeng makapunta sa Lourdes, France, no? Para humingi sa Diyos ng tulong na sila'y mapagaling sa kanilang karamdaman sa pamagitan ng Mahal na Birheng Maria. Kaya inaayos po ng simba ng sino nang magdiriwang nito sa lugar na kanilang kinabibilangan, sa kanilang panalangin ay pwede nang makamit yung biyaya na nais na ipagkaloob ng Diyos sa pamagitan po ng pagdiriwang at ng ating pananampalataya. Kaya kasama-sama idulog sa harapan ng buong may kapal, no? Sa pagkabay ng Mahal na Birhen ng Lourdes ang lahat ng ating mga kapatid na may mga karamdaman. At upang maging karapat-dapat tayong gumanap, pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lumba akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon na ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pa'y kapayapaan, pa'y tsalo.
Ngayon gunapita ang kalisnisang ina ng Diyos at kami dinadalangin niya'y makabangon nawang sa pagkalugmok sa kasalanan. Inululog namin ito sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nang likhain ng Panginoon ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa rin magsasaka. Ngunit mayroon nang bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, "Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon." Ang salita ng Diyos. Panginoon, papurihan Aba kong sariling buhay. Panginoon'y papurihan Aba kong sariling buhay. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakilat, rit marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda.
sa inyo ay nag-aabang, umaasa sa pagkain ng kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Panginoon, papurihan ang akong sariling buhay. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Panginoon, papurihan ako ang sariling buhay. San Marcos. Noong panahon yun, muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig. Iniwan ni Jesus sa mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya itinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa dalinhaga, kayo man ba'y wala rin pangunawa? Tugon ni Jesus, hindi pa ninyo alam na hindi makapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sabagat hindi naman pumapasok ayon sa kanyang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay dinudumi. At pagsasabi nito ay para nang ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ng lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya ng pagsasalita, ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sabagat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang naguudyok sa kanya ng makiapit, magnakaw, kumatay, mangalunya, magimbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pangdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirampuri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy Piyesta po sa inyong lahat. So tulad po ng ipinahayag natin, no? Bahagi yun ng ang mga tao ay naunawaan nila na ang puso ng tao, kung ano ang nasa puso ng tao, yun ang nagpaparumi sa kanya. Kung ano yun nasa puso ng tao, yun ang nagbilinis sa kanya. No? Hindi yung pumapasok sa kanyang bibig. No? Ngunit mahalaga yung puso ng tao. Kapag ang puso ng tao ay malinis, malinis din ang lalabas sa kanya.